Good day guys, again this is Teacher Berlin, ang Teacher Explorer ng Binawan Rizal. Love, peace and respect sa ating lahat. Again, kung bago pa lang ulit kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ating i-upload. Again, narito tayo sa tinatawag natin na sari-sari store serie. Ano-ano ba yung mga usual na itinitinda, ibinebenta sa isang sari-sari store? So, lagi nating sinasabi na every single centavo counts. Sa totoo naman talaga yan, di ba? So, ang focus ng ating discussion dun sa tinatawag natin na every single centavo counts ay walang iba kundi ang mga over-the-counter na gamot na po pwede mong bilhin na kahit walang reseta ng doktor. Ibig sabihin, ito yung mga immediate na po pwede nating gamitin pang first aid na kung anuman ang meron tayong mga nararamdaman sa ating mga katawan. So, simulan natin. Unang-una, ang sikat na sikat noon na tinatawag na Biogesic. So, yung Biogesic, ito ay ginagamit para sa ating sakit sa ulo. Pagka meron tayong sakit sa ulo po, pwede natin itong inumin. Alam nyo ba kung magkano lamang namin binibenta to? 7 pesos. So, may tubo na ako rito na 1 peso to 2 pesos na tubo. O, diba? Hindi na masama kung ang bibili niya ay 5 piraso. So, ibig sabihin, meron ka ng 10 pesos na tubo para dito. So, Biogesic, isa yan. Pangalawa, yung tinatawag nating medical, ibuprofen. So, pag sinabi natin ibuprofen, ito yung mga tinatawag natin na mga anti-inflammatory. Kapag meron kang nararamdaman na sakit sa katawan, po pwede natin itong inumin. So, po pwede siya na walang reseta ng doktor. At pwede ito na over-the-counter. Magkano ang bentahan namin dito sa tinatawag na medical? 8 pesos lamang. Again, 1 peso to 2 pesos lang ang tubo rito. So, maliit lang, pero kikita pa rin tayo pag kaya na ipinagsama-sama. So, meron din tayo ritong skelan. At saan ba ginagamit yung iskela natin? Siyempre sa mga may arthritis, sa masasakit ang mga joints. So ginagamit yan ng mga matatanda. At hindi lang matanda, baka pwede na rin ako bata. Ano? So magkano ang benta namin dito? 21 pesos. At magkano ito nabibili? Over the counter sa mga butika? Sir, 18 to 19 pesos ang bentahan nito sa mga butika. So meron akong 2 pesos din dito. So hindi na masama, di ba? So, next natin ay yung tinatawag na Solmiox. Ang Solmiox natin ay gamot para dun sa may mga makakating lalamunan, may ubo, may plema. So, po pwede natin ito mabili over the counter din. At magkano ang benta natin dito sa tinatawag na Solmiox natin? 13 pesos. Magkano mo ito mabibili sa mga butika? 10 to 11 pesos. Depende dun sa kanilang ubo. So, meron tayong kita rito na 1 peso to 3 pesos. So, hindi na masama, di ba? So meron tayo rito, Solmiox, pwede nating ibenta yan. Kahit walang reseta ng doktor, pwede over the counter sa ating mga butika. Ano pa, tuseran, ganun din. Tulad ng Solmiox, pwede rin sa ubo, sa may plema, sa nangangating lalamunan. So Solmiox, 13 pesos din to. So pwede rin yan, mabili sa butika, over the counter, walang reseta ng doktor. Ano pa, mga basic na mga medicine na po pwede nating mabili sa mga sari-sari store? Niusep. Ang Niusep natin ay binibenta natin ng 8 pesos. Again, ang tubo natin dito ay 1 peso to 2 pesos. Hindi na masama, di ba? So, yan yung mga pwede nating mabili ng walang reseta ng doktor over the counter at pwedeng itinda sa ating sari-sari store. Ano pa? Decolgen. Meron tayo rito yung Decolgen. Ang Decolgen natin ay binibenta natin ng 8 pesos. So, again, meron din tayong 2 pesos dito na tubo. Hindi na masama, di ba? Saan ba ginagamit to? Kapag ka ikaw ay may sipon, kapag ikaw ay may ubo, po pwede mo itong gamitin, inumin. Pwede rin yan na mabili sa mga butika na walang reseta ng doktor. Mga basic. Then, Bioplu. Kapag ka ikaw may trangkaso, it's a combination. O pwede mo itong mabili din over the counter. At magkano benta natin ng Bioplu? Ang Bioplu natin ay 10 pesos. Napakamura. 1 peso to 2 pesos lang ang ating kita o tubo. So, yan ang mga karaniwan. Cremel S. Saan ba ginagamit ang Cremel S? Kapag ka meron kang pag acidity ka, pagka meron kang nararamdaman sa sikmura mo, po pwede itong Cremel S. At magkano ang bentahan natin ng Cremel S? Ang Cremel S ay binibenta lamang natin ng 10 pesos. Ano? So, ano pa ba ang po pwede nating ibenta ng mga basic na medicine sa sari-sari store? So, meron tayong diet tabs. Pagka ikaw ay madalas nagpupupo, so kailangan mong uminom ng diet tabs. Again, pwede rin na walang reseta ng doktor para mabili mo over the counter sa mga butika at pwede rin ibenta sa sari-sari store. Ano pa? So, meron tayong Advil at Midol. By the way, yung ating diet tabs ay binibenta natin ng 10 pesos lang din. So, ganun din, 1 peso to 2 pesos ang tubo natin. Okay lang, basta maipon yan, lalaki rin yan. Advil, Midol, pwede rin yan. Kapag ka masakit ang iyong mga kalamnan, masakit ang iyong sa mga babae, menstruation, may problema, o pwedeng inumin ito. Next, meron tayong Alaksan. Alam na, Alaksan, ano? Yung Alaksan natin ay anti-inflammatory, mga sakit-sakit sa mga muscle, kasukasuhan, po pwede rin ito na mabili sa ating over-the-counter ng butika at sa sari-sari store. Ganun din, 10 pesos
1 peso, 2 pesos lang ang ating mga tubugin. Paracetamol, alam na, pagka may lagnat, pwede natin ipainom ito sa ating mga anak. Ano? So, magkano lang to? 5 pesos, murang-mura. Ano pa? So, meron tayong ritong Imodium. Ganun pa rin, kapag ikaw ay nagdudumi, may problema ka sa iyong tiyan, masakit ang tiyan mo, pwedeng inumin to. Over the counter din, pwedeng mabili. Magkano ang benta natin ng Imodium? Medyo mataas na konti, 19 pesos. Magkano ang bilihan ito sa mga butika? 16 to 17 pesos. So, ibig sabihin, meron tayong kita na 1 peso to 2 pesos. So, yan yung ating pwedeng mga pwedeng ibenta na mga gamot na pwede natin na mabili over the counter sa butika nang wala tayong reseta ng doktor. So, isa sa mga pwede nating ibenta sa sari-sari store, sabi nga natin, every single centavo counts, di ba? So, sa muli, again, this is Teacher Berlin. Nagsasabi na kumita kahit maliit na pera, pag yan ay napagsama-sama, binilang mo, malaki rin ang kita mo at tubo. Again, love, peace, and respect sa ating lahat. Bye-bye!